natatalakayin po ngayong umagang ito ay pangalawa sa huling bahagi ng ating message series na binuksan po natin. Ang title po ay Cell Church. Okay? The importance of cell church. Or in other words, yung pong kahalagahan ng small group. Ano ang kahalagahan? Bakit ang mga local churches ay tayo ay nagba-Bible study o nagkakaroon tayo ng mga small groups sa ating mga tahanan, sa opisina, sa ating eskwelahan, sa ating mga kaibigan? Ang matanong ko po, sino po dito sa atin, before I release the message ngayon po umaga sa atin, sino po dito ang meron na po kayong small group? Pakitaas po ang kamay. O, Bible study group na, good morning po. Sige po, talaga naman nakakayanig ang pagbate ni ate. Okay, good morning din po. Yeah, okay. Sino po dito sa inyo ang meron na po kayong Bible study or small group? Pakitaas po ang kamay. Yan. Pakitaas po, sige po. Pukay mahihiya. Ayan. O, isa-isahin na, sino po dito ang member na kayo ng isang small group o Bible study group? Pakitaas po ang kamay. Yan. Okay. Sino po dito ang hindi lang kayo member ng isang Bible study group or small group, kung hindi, meron na po kayong hinahawakang kani-kaniyang small group o Bible study group? Pakitaas po ang kamay. Yan, okay. Medyo marami-rami po, no? Okay. Ang gagawin po natin dyan, gagawin po natin campaign yan right after this, no? Ay magkakaroon po tayo ng maayos na programa po diyan para lahat po tayo ay merong kani-kaniyang small group or accountability group na kinakaaniban. Bakit po? Mahalaga po iyan sa atin pong pinag-uusapan, tinatalakay regarding cell church. Cell church or a community, or sabihin po natin a small group church, a small group focus na local church. Bakit po? Yan po yung pinag-usapan natin. Napag-usapan natin noong una. Ano yung unang topic natin dito? Maliban sa importance of cell group or cell church, ano yung sumunod natin pinag-usapan? Care. We care for the people. We care for the souls. Bahagi po iyan kung bakit tayo nagkakaroon ng small group na campaign katulad po nito. At ang sumunod po natin, last Sunday, anong tinalakay po natin? Connect. Connect. Okay. Hindi, yung po una, nagisimula po tayo sa concern natin sa kaluluwa. Amen? Amen. Nagkakaroon tayo ng pagkasabihin po natin, pagka-awa. Okay. Doon sa kaluluwa, lalo tingin kapag ka ang kaluluwa ay hindi po, alam po natin, hindi po pupunta sa langit dahil ang Panginoon po ay hindi po natin natanggap bilang sa'yo tagapagis na kanilang buhay. Tandaan po natin, hindi po tayo ang nakapagliligtas. Ang tanging nakapagliligtas lang po ay Panginoon. At ang pinaka nakakalungkot po dito, na tayo mga mananampalataya, na alam po natin na tayo ay palangit, pero yung mga kamag-anak natin, yung pong ating mga kaibigan, yung ating mga katrabaho, ay hindi po pupunta sa langit dahil wala pong Kristo sa puso. Kaya po, naniniwala po ako, I firmly believe in all the passages that we've tackled already regarding cell church, naniniwala po ako at naitalakay po natin na nasa puso ng Panginoon ang small group at Bible study groups, dahil mismong si Jesus Cristo po mismo ay ginamparan niya po ito when he was on earth doing ministry noong time na nandito po ang Panginoon. The main purpose of why Jesus Christ came to earth is not only for us to be saved. Okay? Not only for him to die on the cross for my sins and your sins, but he also came to earth to be a living example kung paano po tayo may isang tunay na matapat na mananampalataya sa Panginoon. Kaya po ang Panginoon, ang ministeryo din po niya, kung makikita po natin, ay papunta-punta po siya kung saan-saan mga bahay. Hindi po ba? Kaya ang Panginoon, kung mapansin niya, bibigyan ko lang mo ng konti background bago tayo pumunta sa topic natin. Ang Panginoon po ay nagkaroon po ng care for souls. Amen? Amen. Sino po sa isa sa pinaka, magbigay kayo ng isang halimbawa, okay, sa Bible, na pinuntahan ng Panginoon mismo sa kanyang tahanan, na hindi niya pinili kung anong katatayuan ng buhay. Hindi niya pinili kung ito ba ay matuwid o hindi matuwid. Yung di niya tinitinan kung mayaman ba ito o mahirap ito. Sino isang tao na ito? Zacchaeus. Very good po. Hindi mo ba? To the point na yung mga kapwa niya mananampalataya, yung pong even mga disciples ay tinatanong siya bakit siya kumakain kasama ni Zacchaeus. Bakit? Alam natin kung anong problema ni Zacchaeus, di ba? Makikita po natin sa tagpong iyon, mahalaga po sa Panginoon. He cared for souls so much. And that is the very main reason why he tried to connect to Zacchaeus. Remember? Nung si Zacchaeus ay nasa puno, anong sabi niya? Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka. Diba? Ako ay pupunta sa iyong tahanan. Tama? That's connection. Okay? Ngayon,
nagkaroon na po tayo ng care. Naiintindihan na po natin yung pag-care sa kaluluwa. Naunawaan na rin po natin yung connection. Okay? Building relationship with fellow believers in Christ and even non-believers of Christ. Nagbibuild tayo ng relationship for them to realize that Christ loves them so much and there is hope in Christ. Ngayon, pag-uusapan natin. Paano naman po kung may connection ka na? Anong gagawin po namin, Pastor? Pag po ba magkakasama na kami, ang gawin po namin, magkape na lang po kami. Ang gagawin po ba namin ay kumain na lang po kami. O kami ay magkwento-kwentuhan na lang ng kung ano-ano. Ayan, pag-uusapan po natin ngayon sa sandali pong ito. Ang pag-uusapan natin ngayon pong umagang ito is yung pangalawa po sa huling bahagi ng message series na ito at yan ay pinamagatang po nating Cell Church. It is about communication or communicate. Okay? Acts chapter 2, verse 42 to verse 47. Dalawang passage po ang ating pong tatalakayin po ngayon pong umagang ito. Una po ay sa Acts chapter 2 from verse 42 to verse 47 at sumunod po ay sa Hebrews chapter 24 at chapter 10 verse 24 to 25. May I request everyone to please stand up in giving reverence to the reading of God's word sa sandali pong ito. All right? Allow me to read the passage to you ngayon po sa sandali ito. Doon po natin sa Acts. Ang sabi po sa Acts chapter 2 from verse 42 to verse 47 ay ito. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Ano yung common nila? Ito yung sabi dito. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Verse 46. Ano po sabi diyan? Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Verse 47. Ito patuloy ginagawa pala common sa kanila po ito. Sabi diyan, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Purihin ang Panginoon, ano? Nakita niyo yung common ng mga mananampalataya during this Pentecost time. Ang ganda po ng ginawa ng Panginoon dito. Tingnan po natin sa Hebrews. Hebrews chapter 10, okay? Verse 24 to 25. Ang sabi dito ay ito. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Sabi po diyan. Verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. May the Lord be blessed upon the reading of His word. Hilingan po natin ang Panginoon at gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon namin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa passage na ito na binigay mo sa amin. Maging hamon po, Panginoon, sa amin ang iyong salita. Panginoon, patuloy kaming magkauhaw, Panginoon, sa iyong salita. At lalo tigit, patuloy mo ilagay sa puso namin, Panginoon, yung care, Panginoon, sa mga kaluluwa na sa paligid po namin. Whether ito po ay mga kamag-anak namin o mahal namin sa buhay, o ito po, Panginoon, ay mga kaibigan, katrabaho, o kaeskwela namin, dakilang Diyos. Lord, we pray na Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, patubayan, at samahan sa pag-aaral ng iyong salita ngayon sa daling ito. Itago niyo po ako, Panginoon, sa likuran ng iyong biyaya, Panginoon, at gamitin niyo ako instrumento upang maihayag ko, Panginoon, malinaw ang iyong salita ngayon, Panginoon, sa daling ito, sa likuran ng pulpito ito, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, para na po tayo magsiyo po. Alright. Communication. Doon po natin sa communication. Mahalaga po ang communication. In every relationship, communication is significant or important. Tandaan po natin yan. Wala po kayong makikita na lumalago o gumagandang relasyon na hindi po nag-i-invest sa komunikasyon. Maniwala po kayo sa hindi. Wala po kayong makikita mag-boyfriend at mag-girlfriend, okay, na lumago yung kanilang relationship o yumabong yung kanilang pag-iibigan na hindi sila nag-uusap. Wala po kayo makikitang marriage, okay, na gumanda ang relationship nang hindi po nag-uusap. Whether nag-usap ng problema, nag-usap ng katuwaan, o kung ano man pinag-uusapan, mahalaga po ang communication. Even at church, communication is important. Alright?
How can we learn the word of the Lord if the pastor will not study the word of the Lord? And if the pastor, yung napag-aralan niya, hindi niya i-communicate yung napag-aralan niya sa mga miyembro ng kapulungan. Paano po tayo matututo? Tama po? Kaya po sa church po na ito, the culture that we want to instill in this church, as small as we are right now, no? Ay sabi po natin, maganda po na tayo ay maging church na nagbibuild ng relationship sa isa't isa. It has always been in my heart. The Lord put this in my heart and in the heart of the pastoral staff of this church for us to make the relationship of each and every fellow believers in this church. Whether you are here, you are in the States, you are elsewhere sa mundong ito, we try to communicate and invest in communication. Why? Because even at the end of the day, makikita po natin, magkakalayuman po tayo, tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. And communication is always important. Amen. How will you know that your brother or your sister in Christ needs prayer if there is no communication? How will you know if a brother or sister in Christ is discouraged if there is no communication? How will you know if there is a problem to solve if there is no communication? Tama po ba? At maniwala po kayo sa hindi, kapag nakakonect na po tayo sa small group, napakaganda po ito na maging bagay po natin. Kaya po natin ini-encourage na magkaroon po tayo ng kani-kaniyang small group or magtayo ng kani-kaniyang small group because communication encourages everyone. Pansinin po natin, ano pong sabi sa Book of Acts? Ano yung commonality noong mga fellow believers? Paki-post natin yung verse kanina. Sige. Yan anak, very good. Mayroon pong common doon sa mga nasa, ito pong Church of the Pentecost. Okay? Ito pong Book of Acts. Mayroon pong common. Ilagay mo sa pinakadulong verse muna. Yung verse 47. Ang lagi natin nakikita sa Acts chapter 2, and every church would actually desire of this. Every church desire of this one. Okay? Yung verse 47. Yung pinakahuling bahagi ng verse 47, dinidesire ng karamihan mga churches yan. And even us Christians, dinidesire po natin yan. Bakit? Kasi po ba gusto po natin dumami? Is that the goal? Parang tahimik ah. Bakit po dinidesire ng karamihang church ito, lalo tigit kapag ka yung church ay totoong church at totoong mga anak ng Panginoon ang nasa loob ng church sa iyon? Bakit po dinidesire itong bagay na ito? And as sabi to, and the Lord added to their numbers daily. Diba? Yun po ba yun? Is that what the church is desiring? Para po dumami tayo, para makita there is power in number. Parang ano yan? Ano pa yun yung tagline niya sa NBA? Golden State. Golden State yan eh, di ba? There is power in numbers, di ba? Pagka marami kayo, talagang may influence, may impact, okay? Kinatitingnan na iba eh. Pero wag po natin tingnan yung numero. Kaya po dinidesire ng mga local church po iyan, lalo tigit kapag ka yung local church ay authentic na anak ng Diyos, ay sapagkat hindi lang niya gustong dumami ang membership ng church. Because of a personal reason. The very main reason for that is this. Because daily, those who were being saved, marami ang nakakakilala sa Panginoon at hindi lang po basta marami nakakilala sa Panginoon, kundi marami ang nakaka-experience ng matindi at pinaka-the best na regalo na pinagkalo ng Panginoon at yan ay wala pong iba kundi kaligtasan. We don't desire for us to grow in numbers alone. What we desire is as we grow in numbers, daily, there will be a lot of people who will be saved. Amen. And we are praying na sana po, Panginoon, sa araw-araw na may gagawin ka sa church na ito ng IBC Manila, gamitin niyo po kaming instrumento upang marami pong mga kaluluwa ang makakilala sa iyo at makita na sa mundong ito ay merong pag-asa. At yung pag-asa na yan ay matatagpuan lamang po sa iyo, Panginoon. Just like each and every one of us, you wouldn't be here right now if there is no somebody or there is no one na nagsabi sa inyo, na nag-invite sa inyo sa church at nag-share sa inyo ng gospel ng Panginoon. Diba? Sino po dito
sa IBC Manila, yung kaya kayo naging bahagi ng IBC Manila Church kasi may nag-invite sa inyo. Pakitaas nga po ang kamay. Yan. Sino po sinyo? Inimbita kayo ng kaibigan nyo dahil punta kayo sa church, sa youth service, mga kabataan. Sino po doon? Di ba? Ako po, kabataan po ko, inimbita rin po ako eh. Di ba? Sino po dito, adult na po kayo ngayon, pero one time sa buhay nyo, meron pong isang tao na lumapit sa iyo at nagsabi sa iyo, mahal ka ng Panginoon at kailangan mo ang Panginoon. Pakitaas nga po ang kamay. Tama? Ano po yung pakiramdam na kayo nandito ka na? Ngayon ay mananampalataya ka na. Believe it or not, ito, lagi niyo pong napapakinggan po sa akin, and I verbally declare this in my heart and in my mouth, yung pong taong ginamit ng Panginoon kung bakit po ako naligtas at kung bakit ko po nakilala ang Panginoon. Alam niyo po sino yon? Sa mga laging umaattend sa church, kilala niyo po sino yon? Kasi several times sinabi ko na yon dito. Isang pastor po yon. Ang tawag po namin dito sa Bible School, sa IBTC, he is the smiling pastor. Bakit po? Kasi nakabundol na siya ng Mercedes-Benz, nakangiti pa siya. Pasensya na po. Wasak yung likod ng Mercedes-Benz eh. Binangga na si Maron eh. Dinadrive niya si Maron eh. Yung si Maron pa dati, yung cambio nasa likod, yung kumakambyo ka ganun. Di ba cambio nandito? Yung cambio no, nandito sa likod. Kaya ang hirap. Ang hirap i-maneho. Nabangga ni Mercedes-Benz eh. Pagbaba eh. Pasensya na po kayo. Wala ng treno. Diba? Nakangiti pa eh. To the point na itong tao na to, after niya mabangga nito, siya pa yung binibisita sa church. Ganon katindi yung impact itong tao. Ang pangalan niya po ay walang iba kundi si Pastor Samson Borbon. I wanted to meet him badly. Opo. Bakit pastor gusto niyo i-meet yung tao to? Because I want to appreciate this person so much. Bakit po? Kasi po wala po kayong pastor sa likuran ng pulpitong ito ngayon kung wala pong isang Pastor Samson Borbon na nag-share po sa akin ng gospel. And to tell you honestly, wala po kayo sa church na ito at hindi niyo po na-experience ang biyaya at pagpapala ng Panginoon kung wala pong isang tao na nagbahagi sa inyo ng magandang balita ng Panginoon. Amen? 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 Amen. So kung meron pong ganun, I tell you, wag po tayo magmaramot. Let us share the gospel of Jesus Christ to some people, other people. Hindi na po sinabi ng Panginoon sa mga hindi natin kakilala agad eh. Sabi ng Panginoon, as early release natin, our what? Judea, Samaria, and to the outermost part of the world. Hindi sinabi ng Panginoon, outermost part of the world, Samaria, and then your Judea. Hindi pa baliktad. Kung sino muna yung kakilala mo. Kung sino yung beyond reach mo na. Abutin na po natin. Yung po yung kahalagahan. Why the Lord is encouraging IBC Manila, and why the Lord is encouraging the church to have small groups. Because small groups is an accountability group. Mahalaga po ito. Cell groups are generally okay, intended to teach the Bible and to have personal fellowship with each other. Alam niyo po, kanina po, on my way here, okay, pagbukas ko po ng radyo, hindi po pala ako nagbukas. Yung aso namin, marunong nagbukas ng radyo. Lagi po siya nakaduktok dun sa ano namin, sa dashboard, kasi nandun yung aircon. Bigla niya napindot yung on nung radyo. Okay? Pagkapindot niyang gano'n, sakto, preaching. Isang church yun dito, preaching. At ang di-discuss niya, small group, cell church. Sabi niya, alam niyo po ba, isa sa pinakagandahan nung yung church nila ay naging cell church, hindi lang dahil sa paglago. Sabi niya, nakita nila yung benefit ng cell church during the pandemic time. Sineshare ko lang po ito, ipinapakinggan ko kanina na. Sabi niya, dahil nung pandemic time, nagkaroon ng accountability partner yung mga tao. Diba? May mga nagka-COVID, discouraged. Dahil may small group, may community group sila, ano nangyari? It becomes an encouragement to fellow believers in Christ. Diba? To the point na hindi naging, marami pong churches during the pandemic season, okay, na nagsara. Alam niyo po ba yun? At marami pong churches during the pandemic season, hindi na rin po naka-recover at nagbukas ngayong panahon na ito. But praise be to God, IBC Manila. Sa kabila ng pandemic season, ang IBC Manila ay buhay at nakatayo pa rin sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi po, hindi nawala yung communication. You would remember, mga ladies, di ba? Every time meron kayong mga Bible study group on, kahit online, di ba?
kahit napupugat-pugat yung inyong mga internet, napuputol-putol yung teacher nyo, chapo yung teacher eh, tuloy pa rin sa fellowship online. Tama po ba? Yung mga men's dito, one way or the other, kahit na pandemic, may mentoring pa rin from time to time. Tama po ba? Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin po, mahalaga po yung communication, mahalaga po yung pagtuturo ng salita ng Diyos, at mahalaga po yung fellowship ng mga believers in Christ. Kaya po, malinaw po ang sinabi ng Book of Hebrews, chapter 10, verse 24 to 25. Anak, pakilipat doon. Sabi sa Hebrews, chapter 10, verse 24 to 25. Ang naaalala lang natin din, verse 25, di ba? Let us not forsake the assembling of us together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as ye see the day approaching. Ang tingin po natin dyan, pagdalunong sa church. Madalas po natin nagagamit itong Hebrews chapter 10, verse 25, sa pagdating sa church. Huwag niyo alisin yung fellowship. Huwag niyo alisin yung pagdating sa church. Pero nakaligtaan natin yung verse 24. Kasi sinabi sa verse 24, let us consider one another to provoke and to love. And ang sabi ito, and to do good works. Diba? At itong mga bagay na ito, magagawa po natin kapag kasama po natin ang kapwa po natin mananampalataya. Tama ba? Sino po sa inyo? Mag-amen na lang po. Nai-encourage kayo kasi yung kapatid niyo sa pananampalataya katabi niyo ngayon. Amen? Amen. Yung iba sa iba? Amen? Hindi naman, Pastor. Pero yung amen ako, sabi mo eh. Di ba? Pag nakikita ko po yung kabaro ko po dito, nako, natutuwa po ako kapag nakita ko po si Pastor BJ. Di ba? Natutuwa po ako dyan. Di ba? Lalo po ngayon, natutuwa po ako kapag pinapupunta ko si Pastor BJ sa bahay. Alam niyo po kung bakit? Dahil Pastor, blessing sa inyo. Hindi po. Dahil po nakapag-motor ako ng libre. Pastor BJ, punta sa bahay. Sige mo, Pastor. Anong gawin yun? Huwag mo motor ako, hiramin ko yung motor mo. Paigot-igot lang ako sa tatlong street namin. No, pag kidding aside, I'm blessed to see Pastor BJ. Bakit? Kapatid ko sa pananampalataya po yan eh. I'm blessed to see Brother Josh Leape. Ito nakalipas na linggo. Puro karamdaman ito. Natapilok, nabagsakan ng kung ano, inubo, sinipon. Sabi ko, lahat na lang ng dadapo sa batang ito, dumapo na. Pero looking at him, he is at church right now. I'm so blessed to see him. Amen? Di ba? Ito mga matitigas na lalaki nandito. Si Brother Levin, tsaka si Brother... Sobrang nabibes ako pag nakikita ko yan. Amen. To the point na, iba dyan, minimessage ko personal pag mga linggo, araw-araw minsan. Kumusta na kayo? Diba? Yung isa nga lang dyan, nagpapapayat ngayon. Sabi nung isa, ay no bro, medyo mapapayat na ngayon ah. Sabi niya. Sabi niya, basta nagsusuka nga po ako eh. Sabi nung katropa niya, Pastor, nagpe-prepare yan, nagpapagalit alintog program. Kasi may nilulutong date yan ngayong katapusan. Ipag-pray nyo itong dalawang to. Pag-pray po natin. Lalo tigit yung mga kadate nila. Yun na pag-pray po natin. But kidding aside, I'm so blessed to see them at church. Kaya pa nakikita ko sila, hindi mo pwede, hindi ko patingin. Bro, kumusta kayo? Bro, anong balita? I'm so blessed to see Brother Marlon and his family ngayong sandaling ito. Amen. Diba? Kahit na babiyahin, iiwanan na naman tayo. Diba? Mag-pray po natin mamaya. Bakit? Because communication is important. Communication is always part of building relationship. Diba? Hindi ko po pwede sabihin sa asawa ko na mahal ko siya na hindi ko sinasabi. Diba? Pwede mo sabihin sa asawa ko? Sabi sa asawa ko, ano yun? Diba? Diba? Baka ma-misinterpret na yun. Sabi niya, iba sa inyo, dudumi ng isip ka agad eh. Mas kung iba gusto mo. Diba? Tama ba? Nagkakaroon ng misinterpretation, tama mo ba? Paano nga wala yung misinterpretation? Dapat may proper communication. O pag sinabi ko sa kanya, asawa ko na, sabi sa kanya, I love you. Ah, yung pala yun. Akala ko inaatake ka ng stroke eh. Tama po ba? Iba sa atin, ganun eh. Kaya hindi magkaintindihan. Kaya maraming relationship ang nag-aaway because there is no proper communication. And one way to build relationship in church is through small group. Because small group is easily managed,
with communication. Amen. Sipin niyo po, no? Kung meron kayong Bible study group, meron kayong small group in which the church is encouraging you and the Lord is encouraging you to have one. Okay? Ay ito. Sipin nyo, kapag ka-discourage ka, may po pwede kang i-text at sabihin nyo, kapatid, pag-pray mo naman ako. O kaya, yung small group nyo, mahala kayo, pangalanan nyo, di ba? Kunyari, as pangalan ng small group nyo, tropang gwapings. O eh, okay lang yun. Walang basagan ng trip. Yun ang gusto nyo eh. Di ba? Eh kung tingin nyo, gwapings talaga kayo, eh di okay lang. Di ba? Malamang, ang problema kung tropang gwapings, as puro babae kayo. May problema tayo doon. Pero bahala kayo kung gusto yung pangalanan. Gumawa kayo ng GC. Tropang Gwapings Small Group. Di ba? Sino-sino mga nandun? Headed by Pastor BJ. Di ba? Ang ninyo mula ng IBC Manila. Sino mga member niya? Gwapings na Gwapings talaga. Di ba? Si Brother Erwin. Ang John Prats ng IBC Manila. Oh. Sino pang member nila? Si Brother Levy. Ang ano? O, kita nyo? Ang Derek Ramsey ng IBC Manila. Di ba? Sabi ng iba, parang, Pastor, gusto mong sumama doon. Bakit? Para makailinya ko sa mga artistahin ng IBC Manila. Tama? Oh, ako rin na gusto sumama doon eh. Kaso baka ilagay, Densio Padilla. Sumama pa sa kanila. Ang pangit, di ba? Biglang may panabla doon sa grupo nila. Tama? Bahala kayo! Di ba? Pero pinakamaganda doon, every week nagko-communicate itong tatlo na to. Every week may usapan. Kumusta ka? Kumusapan na ng palataya mo. Kumusta wife mo? Kumusta, may girlfriend ka na ba? Diba? O, nag-meeting na ba tayo para sa date natin sa A30? Diba, follow up na si Ate Joyce kung nakausap niya na yung nire-reto niya sa atin. Parang too much information ako doon. Pero pinag-pray kasi natin yon. Okay? Pero maganda po yung gano'n kasi relationship building nga po yun eh. Kaya gusto po natin gawin sa church na ito ay magkaroon tayo ng database sa mga small groups. Because we don't want anybody na member ng IBC Manila na wala kayong small group at accountability group. Mahalaga po yun. Masarap po yun. Even I myself as a pastor, eto mga ito, I consider them as part of my small group kasi sila po ay mini-mentor ko para maging matapat sa Panginoon at kami ay nagtutulungan sa pananampalataya para maging matapat sa Panginoon. Kaya eventually, baka yung dalawa dito tawagin ng Panginoon, magpastor din. Amen? Kasi naniniwala ako, hindi lahat tinawag mag-artista. Karamihan tinawag mag-pastor. Di ba? Ako dati, gusto ko talaga mag-artista dati. Gusto ko mag-ang TV. Pero hindi po pwede eh. Di ba? Sa akin ata, ang TV. Di ba? Parang pangit ata na. Hindi ako katanggap. Parang mali yata yung sinabi ko. Hindi ako katanggap-tanggap sa ang TV eh. Parang sa akin may ire eh. Pero tinawag ko ng Panginoon magpastor. At biyaya ng Panginoon, di ba? Hindi ko na kailangan mag-artista pa para maging sikat. Tsupoy. Okay? At hindi naman natin kailangan maging sikat. Ang Panginoon ang kailangan maging sikat. Amen? Amen. Po. Kaya ini-encourage natin na magkaroon po tayo ng sarili-sarili nating small group. Please bear with us kasi po haayusin po natin ang database po ng ating mga small group at paplanuhin po natin maigi ito na lahat tayo magkaroon ng kani-kaniyang small group. At eventually, magtayo tayo ng kani-kaniyang small group sa ating mga tahanan, sa ating eskwelahan na pinag-aaralan o sa ating mga trabaho. Right? Ngayon, punta tayo sa pinag-usapan natin communication or regarding yung po challenge for us to communicate. When we say we communicate, we actually share and build relationship with people. Tatlong bagay po ang ating pong tatalakayin mula po sa passage na binasa po natin. Una po ay ito. Okay? Communicate with the people. By what? By teaching God's principle. Kapag ka po nagkaroon na po tayo ng kanikayang small group, hindi po tayo nagtayo ng kanikayang small group para po tayo ay magchismisan. Hindi po tayo nagtayo ng kani-kaniyang small group para pag-usapan natin yung issue ng pastor o issue ng mga workers o issue ng church. Kaya po tayo ini-encourage ng Panginoon na magtayo ng small group for us to study the Word of God and for us to learn God's principle. Talaga po, pastor? Okay, saan po makikita yan? Balikan po natin yung passage na binasa po natin kanina.
Acts chapter 2 verse 42. Ang sabi dito, they devoted themselves. Diba? Inilagay nila yung sarili nila. Ibig sabihin, naglaan sila ng panahon. Naglaan po sila ng oras. Naglaan sila ng kanilang investment. Okay? Saan po? To the apostles' teaching. Ano po ba yung tinuturo ng mga apostles during this time? The apostles are teaching the principle of the Lord. Kaya nga po, di ba, sabi ng Panginoon sa mga apostles, di ba, Matthew 28:19-20, go ye into all the world and preach the gospel of Christ. Di ba? Teaching them, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and I will be with you always, even at the end of time. Kaya po yung mga tao sa Day of the Pentecost, mahalaga po ito ha. Kung papansinin niyo po ang Pentecost, it gives a mark, specific mark. Oh, okay? When it comes to the establishment of church and the growth of church, especially in the New Testament church. Talaga, Pastor, kasi dito po talagang yumabong yung gawain ng Panginoon. Dito po makikita po natin nagmanifest po ng maigi kung paano marami ang nakakilala sa Panginoon. Hindi lamang po sa bayan ng Judea o sa bayan ng Jerusalem, kundi sa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya nga po ang pinakamahalagang takda dito ay nakapagsalita po sila ng iba't ibang lingwahe. Na ang tingasabi po natin ito ay speaking in tongues. Ang speaking in tongues po dito ay hindi po yung nagsalita ng hindi maintindihan. Ang speaking in tongues po dito ay nakapagsalita po sila ng hindi nila native language na lingwahe ng iba. Kunyari, ang native language ko ay Filipino or Tagalog. Nakapagsalita ako ng Espanyol. Bigla ko nagsalita, Benaki! Diba? Anong Benaki, Pastor? Halika dito! Nanunod kasi ako ng ano eh. Ano yung pinapan ko nung kailan? Yung ano? No Limit Angere. O, di ba? Adios, Patria Adorada! Rayon del Sol Querida! Ano yun? Sinulat ni Rizal. Diba? Nakapagsalita ng ganun yung nasa Book of Acts, na Book of Pentecost. Kaya maraming nakakilala sa Panginoon na hindi mga taga-Judea at Jerusalem. Isipin niyo po yun. Matthew 28:19-20, go ye into all the world and teach and preach the gospel, the good news of Jesus Christ. Sabi dito, they devoted themselves. So paano pagka nagkaroon tayo ng small groups? Ang common issue ng mga tao, ng mga Kristiyano, na ayaw magtayo ng Bible study or afraid o takot magtayo ng Bible study is because, Pastor, madali pong mag-gather ng kaibigan. Tama naman po yan, di ba? Madali mag-gather ng kaibigan. Mag-imbita ka lang ng kape sa Starbucks, libre mo. Pupunta yung mga kaibigan mo. Tama po ba? Sa mahal ng Starbucks ngayon, di ba? Subukan nyo ngayon sandaling ito. Mag-aya ka ng kaibigan, sabihin mo, ang init ng panahon, tol. Di ba? Anong gawin natin? Ayahain kita. Libre kita, halo-halo. Maniwala ka, mabilis pa sa alas 4 at alas 3, nandyan yan. Bakit? Masarap kayo maghalo-halo ng maintang panahon. Di ba? Yung nagpapawis yung baso. Di ba? Yung itong may ice cream sa ibabaw. Di ba? Yung may ube, tapos may leche flan. Di ba? Ang sarap nun. Tama? Habi diba? Ang sarap, nagdalaway na iba. Parang gusto ko rin maghalo-halo eh. Di ba? Madali pong mag-aya. Pero ang tanong, ano po ituturo natin pag nandun na tayo? Malinaw po sinabi ng Book of Acts. They devoted themselves to what? The apostles' teaching. Ang ginawa nila, when they communicate with people, because of their care, and because of their connection with these people, okay, sa kanilang mga small group, ang ginawa nila, they continue in reading the Word of God. They continue meditating in the Word of God. Naggabayan sila sa paglago sa pananampalataya. Pero sinimulan muna yon hindi po sa paglago sa pananampalataya. Sinimulan po yon sa pagpapakilala ng Panginoon sa mga taong ito na nagsasabing, kilala ko naman ang Diyos. Pero hindi lahat na nagsasabing kilala ang Diyos, kilala tayo ng Panginoon. Mahalaga po, ang ginagawa natin sa church po nito, we don't offer religion.
Hindi po natin sinasabi na mag-join ka sa IBC Manila. Even though we wanted them to be members of this church. Okay? Don't get me wrong. Pero what we are offering, okay, is this. What we are offering is none other than the relationship with Jesus Christ. Because that's the most important thing. Religion cannot bring you to heaven. It is only Jesus Christ. Because the Bible says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And that is Jesus Christ speaking. Siya lang ang tanging daan. So pagdating natin doon, ang gagawin natin is to devote ourselves to apostles' teaching. Patuloy po tayo na magtuturo at magtuturo ng magandang balita ng Panginoon. Even in this church, even at the back of this pulpit, hindi po natin tatanggalin yung pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon. Meron po akong pinapanood na documentary. Hindi ko lamang po makuha yung buong documentary. First two parts of that documentary, nakakalungkot po because that documentary is stating na maraming churches, ang ganda po ng churches, ang lalaki ng mga gawain, ang lalaki ng mga ministry na kanilang ginagampanan. But the problem is na ito tone down yung pag-aaral ng salita ng Diyos at ang nawawala sa church na ito ay walang iba kundi yung magandang balita ng Panginoon. Wala na yung pag-share ng gospel. I don't have any problem teaching Christian living because that's important. I don't have any problem teaching sin because that's important. I don't have any problem when the church is teaching giving because that's important in the church. But what is important in the church na hindi po dapat nawawala ay yung pong magandang balita ng Panginoon. Kaya po kung papasirin in the book of Acts, patuloy at patuloy po silang nagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon. Kung hindi po nila binabahagi ang magandang balita ng Panginoon, hindi po ba, ano sabi sa verse 47, and the Lord added daily in the church, and daily people are being saved. Paano po mangyayari yun kung ang gawain ay every Wednesday lang? Paano po yun kung ang ministry practices natin ay every Saturday lang? Paano po araw-araw may maliligtas kung ang gawain ay tuwing linggo lang? Lalo tigit sa IBC Manila, ang gawain natin ng pagsamba ay umaga lang para sa ating magkakasama. Pagdating ng hapon, mga youth lang. Okay? Kung may agad na gusto sumama sa youth service at pili nyo ay bata pa kayo, pwede rin naman. Di ba? Kasi Pastor BJ, adult na siya, pero pili niya, youth pa rin siya, kaya nandun pa rin siya. Okay? Pwede naman po yun. Pero paano nangyari na everyday, may mga naliligtas? Alam niyo kung bakit? Because the church, the body of Christ, the member of the body of Christ, keeps on sharing the word of God through small groups. Hindi ba? Anong sabi sa mga susunod na bahagi ng Acts chapter 2? Hindi ba sabi doon, they continue to meet at the temple courts. Pag sinabi pong temple courts, hindi po ito inside the temple. When sinabing temple courts, ito yung mga nasa paligid noong templo. Okay? Ibig sabihin, kung siguro nung time na ito, sa modern age ngayon, baka sa gilid nito may Starbucks, may Coffee Bean, may Vinpearl, di ba? Lahat ng mga coffee shop nandito, may Greenwich, may Jollibee. Nandun siya sa gilid-gilid doon. Doon nag-meet yung mga believers dito sa time na ito. And doon sila nag-invest ng time and they share the word of the Lord. And when I say invest, they really invested in souls. Why? Sabi po doon, di ba? One of the commonality ng mga Kristiyano and the fellowship of Christians during this time is they sold their possessions. Di ba? Investment po yun. Now, the Lord is not asking us to sell our possessions para magkaroon ng atin pong mga small groups. Pero, sigurado po ako sa inyo, may mga nakitatabi naman po kayo. Tama po ba? Sabi ko nga po, when I stand as the lead pastor of this church, I personally meet Pastor BJ and Christian during that time. Sabi ko sa kanila, kumusta kayo dito? Evaluation. Kumusta worship? Sagot nila, okay po. Kumusta ang ministry? Okay po. Kumusta ang evangelism? Okay po. Sabi ko, tatanungin ko uli. Pero ayoko ng sagot na okay.
Kasi marami nagsasabing okay, pero hindi okay. Tama? Subukan kayo, tanungin ko po kayo. Kumusta po kayo? Okay po, Pastor. Yung totoo. Okay po, Pastor. Pero hindi pa po ako nagbe-breakfast. O hindi ka okay. Tama? Tanungin ko, kumusta kayo? Punta ka sa pinaka-primary. Kumusta ang evangelism? Okay po. Anong okay? Ilan ang Bible study mo? Wala po. Ilan ang Bible study mo? Wala po. E di hindi okay ang evangelism. Di wala kayong Bible study eh. No wonder, hindi rin okay yung worship. Kaya pala ang member ng IBC Manila during that time ay 11. Minus 4 kasi kasama pa kami nun apat na magkakasama sa pamilya during that time. Hindi okay. Tanong ko, ano ang budget nyo for evangelism? Pastor, budget? Wala po. Bakit wala? Wala po eh. Eh kaya walang na-evangelize. Walang budget eh. Ibig sabihin, walang investment eh. Tama ba? Kaya sa church po na ito, isa sa pinakamalaking budget na binabudgetan po natin sa church po na ito. In our, sabihin natin, na itatabi natin sa bangko. Maniwala po kayo sa hindi, malaki pong bahagi po noon ay pumupunta sa evangelism. Kape, tinapay, pambili ng trucks, pang-visitation, di ba? Pampunta sa mga missions, di ba? Kung may nabubuksang gawain, tuloy-tuloy po natin yan. Katulad ng Cavite, hindi po natin bibitawan yung Cavite. Tuloy-tuloy po yan. I will meet with you soon kasi meron po lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, kumusta na po ang Cavite? Buhay pa rin naman. Hindi pa rin nagbabago. Cavite pa rin, andun pa rin. Hindi po yung Elder Dina po. Okay naman, pero medyo nag-tone down tayo. Pastor, kinakausap po ako ng Pahinan para ituloy po yung gawain doon. Eh, di maganda. Kinakausap ka, sabi mo sa akin, mag-uusap tayo, magpe-pray natin yan. Diba? Yung mga tao doon, handa naman. Mga worker lang ang hindi. Sabi nga, diba? The field is wide unto harvest, but the laborers are few. Diba? Sabi ito, communicate with the people by teaching God's principle. And if we do that, the desire of the churches, not only to grow in numbers, but for our fruit and our numbers would grow. Diba? Kaya sabi ng Bible, wherefore by their fruits you shall know them. The spiritual growth and the maturity of Christians here in IBC Manila and all over the world will be measured by the number of fruits na nakikita po sa atin. Ang tanong, may mga bunga na po ba tayo? Ang tanong, hindi lang po may mga bunga tayo. Ang tanong, nagtidesire po ba tayo na magkaroon ng bunga sa Panginoon? The question is, kapag katatanungin po kayo, kung sakasakali lang po, no? Umuwi na tayo sa Panginoon. At tinanong po kayo ng Panginoon, anak, sino-sino yung mga nadala mong kaluluwa sa akin bilang maging anak ko? May maituturo po ba tayo? Ang tanong, ito pang mahigpit, makakalungkot. Kung commensurate sa ating pananampalataya, ilang na pong kaluluwa ang nadala natin sa Panginoon sa number ng years natin na tayo ay mananampalataya? Aba, eh kung 10 taon na tayong mananampalataya, wala ka pang nadadalang kaluluwa sa Panginoon, aba, eh may problema ka. Bakit po? Eh hindi ka namumunga. Tandaan po natin, malinaw pong Bible dito, anong ginagawa ng Panginoon sa mga sanga at mga punong hindi namumunga? Ano po sabi ng Bible? The Lord is, ano, cutting them off. Hindi ka namumunga eh. Bakit? Makakadisgrasya ka pa ng iba. Kaya Christians, we are created by the Lord to bear fruit. Kaya mo sa sarili mo yan, Dennis, diba? Ginawa at nilikha ka ng Panginoon para ikaw ay mamunga. Okay? Communicate with the people by teaching God's principle. Sumunod, ito maganda po ito. Okay?
Hebrews chapter 10 verse 24, communicate with the people by promoting love. Ang sabi diyan, Hebrews 10:24, sabi diyan, let us consider one another to provoke, okay? To provoke what? And to love and to good works. Promote. Alam niyo po, sa grocery, sino po dito ang nag-grocery? Yan. Sino po dito yung mga nag-mall o kaya ng mga nagde-department store? Pupunta sa department store. Yan. Ako lang? Wala nang iba? Lalo ngayon, mga 3-day sale. Di ba? Yung mga ganyan. Anong common sa mall at sa department store at sa mga grocery? Ha? Promo? Maliban sa promo, anong meron? Maliban sa buy one, take one. Si Van, gusto talaga yung mga buy one, take one eh. Kaya tumataas ang BP natin, anak eh. Okay. Ano meron? Ah, hindi. Si Van iba. Hindi siya buy one, take one. Gusto niya yung mga Anli. Anli rice, Anli chicken, Anli sabaw. Ah, diba? Hinihintay, nakap. Anong meron? Ang mga common dyan, meron mga tinatawag na promo dicers. Anong ginagawa nila? Yung mga promo dicers, naaandun yan sa kanilang mga produkto at ang ginagawa na, pinopromote nila yan. Tama? Kunyari, gusto mo ng sabon, panglaba. May mga promo dicer doon ng mga nakatayo. Naku, may promo po kami dito. Pag ginamit nyo po ito, siguradong puputi po kayo. Talaga? Anong sabon yan? Ariel with Downy. Parang panlaba yun. Diba? Mali eh. De, may mga ganun, diba? Uy, bilhin na po kayo nito. Okay po ito. Buy one, take one po ngayon. Tama? Ang tawag doon ay promo dicers. Ang tawag sa kanila ay promoters. Okay? May mga tinatawag pang mga iba ngayon dyan. Ang tinatawag na iba dyan, mga influencers. Tama? Kaya, eh ngayon, nasa era tayo ng mga, nasa social media era tayo, di ba? Sino mga nanonood sa YouTube dito? Pakitaas ang kamay. Yan. Sino sa inyo ang may mga sinubscribe kayo na mga kung sino-sino sa YouTube? Pakitaas nga po ang kamay. Kunyari, gusto nyo mga nagluluto, may mga sinasubscribe kayo dyan. Kita nyo, wala pa akong tinatanong, sinasabi nyo na. Okay? Kaya nauso yung word na ganito kapag nanonood kayo ng mga social media, ang sinasabi ay ganito. Kunyari, banggitin na natin. Kunyari, sino yung sa nagluluto? Ninong Rai. Kunyari, sinabi niya, ginamit ko yung Nor. Ano nga sabi ni Ninong Rai? Nor. Baka naman. Tama? At may makikita kayo, subliminally, ilalagay niya yung produkto, okay? Tapos pinopromote niya na. Bakit? Because they are influencers. Ang ginagawa niya, pinopromote niya itong produkto na ito para ito ay mabili at mabenta. Tama po ba? Alam niyo po ba, Christians, listen to this carefully, okay? Tayong mga mananampalataya ay promoters ng Panginoon. We are Christ influencers here on this earth. Talaga, Pastor? Hindi ko na kailangan magbuo ng YouTube channel para maging influencer ako. No. You don't need YouTube para maging influencer ka. You don't need mainstream media for you to become an influencer. Because being a Christian, you are already an influencer. And you are an influencer of Jesus Christ. At ano pong dapat pinopromote natin? Pinopromote natin, according to Hebrews, is we are to promote love. Kaya naniniwala po ako, kapag ka ang isang tao, Kristiyano, mas nakikita sa kanya at nagmamanifest sa kanya yung pag-ibig. Amen? Kaya naniniwala po ako sa isang tunay na mananampalataya, okay? Nakikitaan ng care at pag-ibig sa mga tao. Bakit? Because we are promoter of love. The question here is this. Kapag ka nasa trabaho po kayo and you are dealing with your people, ano pong naipopromote mo? Kapag ka po tayo, nasa eskwelahan tayo, nag-aaral tayo, naipopromote po ba natin yung love na binahagi ng Panginoon sa atin? Because we are
innate na sa atin yan eh. Yung pag-ibig ng Panginoon. We are already a promoter eh. Ano sabi ng Bible? We are ambassadors of Christ. Representative of Christ on earth. Diba? Promoter. Diba? And we are to promote love in us. Dapat makikita yung pag-ibig. Sa bibig natin, namumutawi yung pag-ibig sa bibig natin. Imbis na lumalabas sa bibig natin ay puot, galit, sama ng loob. Ang tunay na mananampalataya ang lumalabas sa bibig kahit may pinagdadaanan, pag-ibig pa rin. Pastor, ang dami ko na ang problema, pag-ibig pa rin. Di ba? Ang dami ko po nakita mga mananampalataya, ang dami pinagdadaanan ng problema, pero pag tinanong mo, kumusta ka kapatid? Sa biyaya po ng Panginoon, kahit po mahirap ang buhay, eto po, buhay pa din. Common sa mga young people natin. Medyo naiirita na ako ng konti, pero natutuwa ako kahit papano. Parang pe-praises at prayer request, hindi ko alam kung biro sa kanila o totoo, pero nakakatuwa. Pag sabi nila, papasalamat po ako kasi praise the Lord po, buhay pa ako. Hindi ko alam kung biro na sa kanila yon, but it becomes natural for them na sabihin na, eto po, praises po, buhay pa po ako. Marami mga tao, hindi natin makapagpasalamat sa Panginoon dahil sa buhay natin eh. Di ba? Tingin natin, ang buhay na to, perwisyo. Di ba? Ang buhay na to, grabe. Di ba? Gusto ko nang umuwi. Talaga? Gusto mong umuwi? Saan? Sa Panginoon. Talaga sa Panginoon ka uuwi? Tama? Diba sa atin, ganun eh. We are promoters of love. Dapat nagmamanifest sa ginagawa natin yung pag-ibig. May kapatid ka sa pananampalataya, may napangailangan. Balik tayo sa Book of Acts. Promoter of love yung mga taga-Book of Acts in the day of the Pentecost. Ano ginawa nila? They sold their possession. To what? For them to help those who are in need. Bakit nila ginagawa yun? Dahil magusto lang nila? No! Because they are promoting love of God in their community. Ay, ganun po sa atin. Kaya po, nakakatuwa po nung may ministry tayo sa barangay. Nakakatuwa po yung mga member po natin na pumupunta doon. Tinatawag yung ate, ate, buwaba ka dyan, napaliligiran kita. Nagbibisitation yun, di ba? Si ate, Tita Mira ata yun eh, di ba? Ayaw bumaba nung babae kasi pagsilip sa bintana eh, may kasamang pulis eh. Tama yung time na yun? Bakit natin ginagawa mag-house to house in this church? Because we are promoters of love of God. Ha? Sa bahay po natin, sa mga kapitbahay po natin, ano po nakikita sa atin? Ay, nako, si ate, nako, pasalita yan. Diba? Maya-maya, nagmumura yan. Diba? Nako, lahat ng Marites dito, siya ang main hub. Yun, problema, di ba? Pero pinakamaganda, kumusta yung kapitbahay mong Kristiyano? Nako, grabe yan. Kapag may kailangan sa community, unang tumutulong yan. Kahit na naghihikahos yan, na andyan palagi yan, tumutulong yan. Makikita ka mo ng pag-ibig yan. Pag may problema, hindi siya ang nagsisimula, siya ang nag-aayos. Aba, ay napakaganda po nung gano'n. Ano po ba? Di ba? Yung po, promoter ka ng pag-ibig ng Panginoon, may nag-aaway na magkapitbahay, pinag-aayos mo. Sige, round one, fight! Ano yun? Di ba pala yun? Pinag-aayos mo, mag-aayos kayo. Sipin nyo, kapag kakapitbahay tayo, kayo na lang magkamukha sa village na ito. Mag-aayos kayo. Tama ba? Di ba? Yung may nasunugan, di ba? Sa akin may nasunugan nung kailan eh. Di ba? Yung iba eh, buti nga nasunugan. Hindi maganda yun. Ang tunay na Kristiyano, may nasunugan. Paano ba tayo makakatulong dyan? Tama mo ba? Bilang isang mananampalataya, baka pagbigay ka man lang ng isang bigas, ano bang maitutulong natin dyan? Hindi ba? Yan ang maganda. Yan ang ginawa ng the Church of the Pentecost eh. Kaya nga dumami ang mananampalataya during this time eh. Nag-bloom ang church during this time.
because of the fellow Christians who are faithful to the Lord during this time, who is promoting love. Diba? Panghuli, doon pa rin po tayo, promoting pa rin tayo, communicate with people by not only promoting love, but by promoting good deeds. Anong sabi sa verse 24? Diba? For let us consider one another to provoke unto love. Hindi natapos doon. Ang sinabi dito, and to good works. Madali pong sabihin ng pag-ibig. Tama? Madali pong maging promoter ng love. Oy, magmahal ka. I-teach mo. Pag-ibig ng Panginoon, you are promoting love. Tama ba? Pero ang tunay na nagmamahal, hindi humihinto sa bibiglan. Ang tunay na nagmamahal, sumusunod ang actions niya. Kaya kung papasin ninyo, sabi ito, provoke unto love. Huminto po ba doon? Hindi po huminto doon. When you promote love, anong nangyari kasunod? And to good works. Kasunod ay mabuting gawi at mabuting gawain. Tama? Patunayan ko po sa inyo. Hindi ko po pwedeng sabihin sa asawa ko na love, I love you. Well, pwede ko sabihin yon. Pwede ko sabihin sa asawa ko, I love you, mua mua, chup chup. Ha? Ha, sabihin niya, wow, ang sweet mo naman. Ha? Tao ba? Pwede ko sabihin sa kanya, I love you 3 times a day. Diba? Pwede ko sabihin sa kanya yon. Ha, sabihin niya, wow, ang sweet mo naman. Tao po ba? Pero ang pag-ibig, masarap papakinggan. Pero alam niyo kung anong mas masarap? Mas masarap pag nararamdaman. Kapag ka sinabi ko sa kanyang mahal ko siya, at sinabi niya sa akin, love, maghapon akong naglaba, kahit naka-washing machine, ang hirap kayang maglaba. Mahirap talaga maglaba. Diba? Baka po pwedeng hilutin mo naman yung likod ko. Diba? Ayoko, may pasok ako. Common discussion namin ni Ate Joyce, ayoko, pagod na ako. Ako din nga, kailangan ko ng ilot eh. Diba? Pero sabihin ko sa kanya, kahit pagod ako, sige, 5 minutes lang ha. Pinuting kong ganun. Anong pakiramdam? Hindi ba mas nararamdaman niya yung pagmamahal kasi nararamdaman niya? Tama ba? Madali pong sabihin na nagmamahal tayo ng kaluluwa. That's easy. To say, I care for souls so much. That's easy. Mahal ko, gusto kong maka-experience ang kaligtasan yung kapatid ko. That's easy. Madali pong sabihin na gusto kong maligtas yung kaibigan ko sa eskwelahan. That's easy to say. But hard to do. But for you to really show that you care and you love that person is for you to show them that you love them so much. You really care for that soul? If you really care for that soul, i-share mo ang gospel of Jesus Christ. Kaya maganda po ito sa small group eh. Sa small group, hindi katulad po ng ganitong buong church gathering. It becomes a small pockets of gathering. Diba? The reason is not for you to split the church into small pieces, but you to group yourselves into small pieces for you to have an accountability partner with each other. The truth of the matter, as much as I wanted to text each and every one of you, every time you will not be at church, around church, because you're sick, as much as I wanted to, I can't. If I'll do that, it's either maubusan ako ng load o maubusan buong araw ko pag-text. I want to do that. Believe it in my heart. And you know, kilala niyo ako pag kami mga pagkakataon, nagme-message ako sa mga member. As much as I can, nagagawin ko po iyon. Pero isipin niyo, kung may packet-packet tayo ng mga groups natin, isipin niyo na ipopromote mo na yung pag-ibig ng Panginoon, napapakitaan mo pa na magandang gawin. Eh maniwala po kahit sa hindi. Eh napakaganda pong relationship building niya. At dahil po diyan, eh hindi po ba't mas magiging huwaran po tayo ng mga mananampalataya na tayo ay hindi lang basta masabi Kristiyano na umaatin dyan sa tapat ng OB Montessori, kundi masabi yung mga Kristiyano, yung mga taga-IBC Manila, yung umaatin niya sa tapat ng OB Montessori,
Grabe. Pag umatend ka dyan, mapagmahal ang mga tao dyan. Sobra. Hindi kayo bibitawan ng mga tao dyan. Iibigin kayo. Ite-text kayo ng mga tao dyan. Maniwala kayo sa hindi. Kung hindi man tutulungan kayo, pag may problema kayo, ipag-pray kayo. Kapag ka may problema kayo, kakounselan kayo. Kapag ka nagugutom kayo, pakakainin kayo. Di ba? Yun ang maganda. Bakit? Ang tunay na Kristiyano, we are promoter of God's love and we are not only promoting love, but we are to promote, ano po ito? Good deeds. Ito po yung gagawin natin. Hindi po tayo gumagawa ng mga aktibidad sa church na ito, katulad ng kape, tinapay at magandang balita, para magpalapad ng papel sa komunidad. Kaya po natin ginagawa po iyon kasi bahagi iyon ng pagpopromote natin ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin and showing good deeds. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, may mga pagkakataon sasabihin natin, Pastor, ang hirap naman pumatay na small group, magastos. Isipin nyo, araw-araw may magkakape. E di nag-palpitate kami. E di okay magkape. Mag-soft drinks kayo. Baka magka-diabetes naman kami. O di mag-cake kayo. Ganun din po, baka magka-diabetes kayo. Diba? Ang dami yung dahilan. Hindi mo kayong kumain, mag-usap lang kayo, baka naman magutom kami. Maraming dahilan. Pero kung gusto, at pag gusto, maraming paraan. Kapag ka ayaw nyo, ang daming dahilan. Huwag ka na magdahilan. Promoter ka eh. Influencer ka eh. Tao ba? Alam niyo ba yung mga influencers? Let's talk about digital influencing. Alam niyo ba yung mga digital influencers kung bakit sila linggo-linggo o halos daily nag-upload naman kanilang daily vlogs or weekly vlogs? Alam niyo ba bakit? Para ano po? Para kumita. Very good. Bakit? May benefit eh. May benefit sila from YouTube. Because of ads, kikita sila may benefit eh. Ngayon, kapag kayong produkto, kinuha silang promoter, may bayad sa kanila being a promoter. May benefit eh. Tama ba? Christians, yung benefit ng Panginoon, nauna na eh. Isipin mo, araw-araw buhay ka. Isipin niyo po, araw-araw pinagpapala ka ng Panginoon. Ang gagawin mo lang, i-promote mo ang pag-ibig ng Panginoon by doing good deeds. And what? Huwag natin tatanggalin yung pinakamahalaga. When we put up small group, we don't just promote love in that small group. We promote good deeds. Tumulong ka. Maging kabahagi ka. Pray for them. Show them that you care. Show them that you love them. At huwag na huwag nating tatanggalin. At huwag nating buburahin yung pag-uusap at pag-aaral ng ikabubuti ng kaluluwa ng bawat isa. At yan ay walang iba, kundi yung apostles teaching the gospel of Jesus Christ. Huwag nating tatanggalin yon. Sabi ko nga po sa inyo, I'll end with this. Majority of Christian churches is desiring Acts 2 chapter 47. IBC Manila, let me clear this out to you. Hindi natin dinidesire yung Acts 2 47 doon sa dumami lang tayo. Okay? Dinidesire natin yung Acts chapter 2 verse 47 kasi mauuna dapat yung maraming magiging mananampalataya. Kasi kapag ka maraming naging mananampalataya, ripple effect yan. Dadami rin ang member ng church. At pag dumami member ng church, everything else will follow. Manganganak ng ministry, manganganak ng gawain, manganganak ng kahit ano pa yan. IBC Manila, I'll be honest with you. Ang church natin, we are sustained, praise the Lord. We are sustained by the Lord, praise be to God. Pero looking at our church, gaano kadaming ministry na ang ipinanganak ng church na ito? Gaano na karaming gawain ang ginamit ng Panginoon ng church na ito? Wala pa tayong ganun po pwedeng masabi sa Panginoon. This is not a competition, but what I'm telling you, wherefore, by their fruits, you shall know them. Tama ba? At ang pinakamagandang maging desire natin ay yung hamon ng Panginoon sa ating anak. Gusto ko na magamit ko kayo na maging ilaw sa Pedro Hill, Santa Ana, Manila,
para marami ng mga tao sa paligid niyan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon bilang sariling tagapagsakal ng buhay ang makakilala. Kasi merong isang miyembro ng IBC Manila na ginamit ng Panginoon. Merong isang miyembro ng IBC Manila na ginamit ang Panginoon na nag-abot ng pandesal, nag-abot ng kape, na may kasamang truck at sinabi niya, mahal po kayo ng Panginoon. Merong isang miyembro ng IBC Manila na pumunta sa barangay, nag-visitation, kumatok sa pintuan, kahit na hindi pinagbubuksan ng pinto, nagsingil ng truck sa bahay nila at nagsabi, nag-iwan ng mensahe na kung nandyan man po kayo, gusto ko pong malaman nyo, kailangan nyo ang Panginoon at mahal po kayo ng Panginoon. Na merong isang miyembro ng IBC Manila na isang estudyante na instead na mag-compromise sa gawa ng kasalanan at sa mga barkadang mali, ay tumayo bilang isang tunay na mananampalataya at nag-share ng gospel doon sa mga classmate niya. Marami mga young people dito, marami kayong kaibigan. Kung ikaw ay tunay na kaibigan, dapat na i-promote mo ang Panginoon sa buhay niya. Ang tunay na kaibigan, minamahal ang kaibigan. Ang tunay na kaibigan, gumagawa ng mabuti sa kaibigan. Yan ang tunay na kaibigan. At kung ikaw ay tunay na mabuting kaibigan na mananampalataya, ang unang dapat nagiging desire mo ay walang iba kung hindi ibahagi ang magandang balita ni Jesucristo. Yung mga empleyado dito, nagtatrabaho dito, na-i-promote mo na ba ang Panginoon sa trabaho o saan nandun ka? Are you there sharing the gospel of Christ? Or are you there just to work? Tandaan niyo po, we are not created by the Lord just to work alone. But our primary work is to share the gospel of Christ. Yun ang tunay na Kristiyano. Maniwala po kayo, dadating ang panahon, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, salamat. Ginamit po kami. I'm looking for a day in this church. I'm praying for a day in this church na dadating yung isang anniversary natin na kaya nating pumuno ng isang basketball court kasi maraming tao ang ginamit ang Panginoon, ang church na ito, para maraming tao sa lugar na ito na makakilala sa Kanya bilang sariling tagapagsakal sa Kanyang buhay. I'm looking for a day na magkaroon tayo ng isang anibersaryo na hindi natin gawin na parang banquet, kundi gawin natin itong isang evangelistic event na marami tayo, na nasa streets tayo, nag-share ng gospel ng Panginoon. Because celebrating anniversary is not about eating, di ba, and feasting. Celebrating anniversary of a church is celebrating the goodness and greatness of God. At para ma-celebrate natin yon, magandang celebration, yung kaya ka nagse-celebrate kasi ginamit ng Panginoon ang church na ito para tayo ay mabunga at maging ilaw sa lugar na ito. I hope and I pray that everybody in this church, IBC Manila, would be encouraged, and not only just to be encouraged, but would be empowered by the word of the Lord. Itong mensahe na ito, I tell you, ang dali pong sabihin ng mensahe na ito. Ang dali pong sabihin ang challenge ng Panginoon ito. But you know what makes it hard? Is when we're about to do it na. Ang hirap pong gawin eh. But I tell you, katulad nung inawit ng praise team natin kanina, walang mahirap sa Diyos. If you think putting up small group is impossible, then I tell you, sa Panginoon, walang imposible. Don't make it impossible to you to worship the Lord and to put up small group. Bakit? Malinaw ang pangako ng Panginoon sa Mateo, sa Matthew 28:19-20, sa huling bahagi. Natatakot ka na maging member ng isang small group? Natatakot ka bilang isang mananampalataya to put up a small group? Then I tell you, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Kaya sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, and lo, I will be with you always, even until the end of time. Anak, hindi kita iwan. Anak, kasama mo ako. Anak, kabalikat mo ako. Anak, katuwang mo ko sa hamon na ibinigay ko sa inyo. Hindi kita hinamon, pero iiwanan kita. Hinahamon kita
to put up your own Bible study group and small group na ikaw lang mag-isa. Huwag kang mag-alala na andyan ako at ang presensya ko ay nandyan palagi. Message series natin. Asahin mo message series natin? The tagline, Cell Church, life is better together. Amen? Amen. But I tell you, truly, life is better together. But life, our life, would be in the best position ever if it would be in the presence of our Savior, Jesus Christ. Amen. Yun po yan. Tanggapin natin patuloy ang hamon ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. I hope and I pray everybody's encouraged, everybody's enlightened and empowered. Diba? Kapaglabas natin ng church na ito, magkaroon tayo ng eagerness sa puso natin. Kasabihin natin, gusto ko, Panginoon, gamitin mo ako para maging small group leader o maging member muna ng isang small group, accountability group, mentoring group, or Bible study group, o whatever group it would be, a life group, whatever pangalan ang ilagay niyo dyan. Gusto ko maging kabahagi ng paglilingkod sa inyo. So we all stand up and pray. Lord God, the Heavenly Father, we are so thankful and we are so grateful for the abundant challenge of your word this morning. I pray, Lord God, na hindi lamang po namin napakinggan ang iyong salita, kundi, Panginoon, ito, Panginoon, ay maitanin sa puso't isipan namin at may apply namin, Panginoon, sa aming buhay. That we would be promoters of your love, that we would be promoters of good deeds from you, Lord God. And none other than, Panginoon, we would be promoter of the abundant blessing of the gospel of Jesus Christ in the place you have put us, Panginoon. Maging ilaw po, Panginoon, kami sa lugar kung saan mo kami tinalaga, dakilang Diyos. Again, bless us all, Lord, and continue to empower and challenge us, Lord God, with your word and with your presence. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen!